On si Mr. Destiny at magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Ito yung kumakalat at talagang pinagpipiestahan po ng mga netizen, mga kaldab. Marami pong mga true-blooded Aldab Nation ang masasabi natin may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang senaryo, mga kaldab. Bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo. Marami pong nagkukomento ngayon, tapos pinost pa po kasi ni Mengay sa kanyang Instagram account. Alam naman po natin na hindi naman totally si Mengay po yung nagpo-post na yan, mga kaldab, na maraming nagre-react na napakagaling nga po. Ito ay mga R-main lang to, mga kaldab. Itong mga main fanatics, hindi po ata talaga sabihin na natin 101% natutuwa. Marami pong netizen at army na nagsasabing mahusay nga po raw na aktor si Congressman Spotted. Although nakakuha ng award yan, mga kaldab, hindi nyo naman po masasabing hindi dahil international award ang nakakuha niyan. Kumbaga talagang pinagdidiinan niyan ng ABS-CBN dahil siya nga lang po yung kauna-unahan na taga ABS-CBN ata na maganda yung tinakbo ng karir, mga kaldab. Totoo po yan. Kaya nga po maraming komento, maraming reaksyon. Normal lang po yan, mga kaldab, lalo na nga po yung kumakalat na sinasabi magaling. Magaling po talaga kung sa magaling lang, kasi alam nyo kung bakit. O, Mr. Destiny, bumabaliktad ka na ata, kasi mukhang iba na yung tono ng sinasabi mo. Well, ang sabi ko lang po magaling kasi nakuha nga po niya yung simpatya ng mga makapink at nakuha niya rin yung simpatya ng mga BBM, di po ba? Pinagsama niya yung pink at yung pula. Yan sinasabi natin, mga kaldab, na nakakatuwa po dahil marami pong naengganyo siya eh. Marami siyang nakuhang boto ng mga pink pagkatapos bumaliktad po siya. Di po ba? Yung sinasabi natin. Kaya nga po matalino at mahusay. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na artista na talaga simula't simula pa lang po yung nanay niya. Kaya magaling po sa mga taktika ng ganyan. Kailangan mong sumikat, kailangan mong gumalaw, siyempre gagamit ka ng tao. Di po ba? At sino naman po ba yung nagbibisto sa kanila? Si Ogie Diaz din naman po eh. Yung nagsasabi, di po ba, na kung gusto mong sumikat, eh, dumikit ka sa sigat, di po ba? At yung issue, eh, talagang lalong tatangkilikin, di po ba? At titignan nyo naman po lahat ng mga interview nang gagaling muna kay Ibiang bago kay Congressman Spotted. Kumbaga, siya muna yung nagsasalita, siya muna yung nagpapa-interview sa kanila, tatanungin si Congressman Spotted. Doon pa lang, halata nyo na na may nagmamaniobra po kay Congressman Spotted. Di po ba? Kaya nga po marami siyang masabi natin na literal na nalilang na mga main fanatics. Kaya nga po yung mga ibang main fanatics medyo nawawala na po ng gana. Totoo to, mga kaldab. Dahil nga po pumanig na siya kay BBM. Tapos binabanatan pa ngayon ng BBM si Robredo na mga followers, di po ba, medyo masakit dahil kumbaga literal naman po at makikita naman po ninyo sa social media, dinagdagan pa po ng pagbaliktad ni Congressman Spotted. Kaya nakakalungkot po para po sa mga makapink, di po ba. Kaya nga po kung mga kaldab, nakikita nyo napakasaya magbasa na mga komento po sa social media. Kaya normal lang po yung kumakalat ngayon. Malamang kaya lang po na pressure si kumbaga si Mengay mag-post dahil na rin po sa may panay-update kasi ng ABS-CBN. Tapos ang dami, hindi lang po ABS-CBN. Para tapos ang GMA naman po, pinost naman po nila o binalita naman po nila yung mga kaganapan po ni Mengay sa Singapore. Nakasama nga po si MJ Lastimosa. Naalata naman po talagang totally nagpapansin lang. Hindi po ba? Medyo taliwas po yung balita ng GMA at ABS-CBN. Hindi po ba? Although hindi nila po promote yan kasi hindi naman po nila artista. Ang ibig kong sabihin, mas pinaigting nila yung tension kasi marami nga pong bumabati ko sa pagpunta ni Mengay sa Singapore.
imbis na sumama nga po kay Congressman Spotted, mas pinaingay pa ng GMA Network yung pamamasyal. Kumbaga, mas inuna pa po yun. Di po ba? Well, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na marami nga pong mga main fanatics at R-Main ang dismayado. Di po ba? Although yung ibang main fanatics, eh talagang botong-boto nga po kay Congressman Spotted na nagkakaroon nga po ng mainit ang pagtatalo dahil sa hindi nga po pagsuporta ni Main Mendoza kay Congressman Spotted. Tapos naglabas pa po ng video si Mengay para sa Aldab Nation. Doon pala makikita nyo nang may mali eh. Hindi po ba? Medyo may tensyon na namamagitan na oo nga no, bakit si Mengay mas inuna pa yung Aldab Nation, mas inuna pa pong pasalamatan kesa si Congressman Spotted na pumunta ng France kasama yung buong pamilya niya, samantalang si Mengay nagliwaliw lang na masyal, mas ginusto niya pang kasama sila MJ at si Maha. Na kung titignan nyo mga kaalab, sabi ko nga po sa inyo, kailan lang naman po naging kaibigan ni Main Polkerson si Maha? Di po ba? Kailan lang naman po naging kaibigan ni Maha o ni MJ si Mengay? Ayun nga po ako, natatawa na lang po sa mga balibalita na sobrang close daw. Eh kung titignan nyo, sinasabi nila 2018 ang relasyon nila Mengay at ni Congressman Spotted. Ibig sabihin 2018 tapos 2022 na. Pero mas pinipili po na makasama ni Main Polkerson itong mga taong to kaysa kay Congressman Spotted. Di po ba bumabaha po ng batikos? Napakaraming komento, napakaraming update, pero kumbaga iisa lang po ang masasabi natin mga kaldab. Lahat naman po yun, ano lang eh, sarsuela lang po. Di po ba? Wala naman pong mga katotohanan, imposible naman po na naandun si Mengay. Tapos na, hindi ko alam mga kaaldab, panay-post naman po ng GMA. Di po ba? Well, may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Ang sa akin lang, gusto ko maging updated kayo. Gusto ko lahat ng mga kaganapan, eh, alam po ninyo. Bilang True Blooded Aldab Nation na andito naman po lagi si Mr. Destiny para magbigay sa inyo ng update para lahat ng mga kaganapan, pabor man po sa atin o hindi, kailangan nyo pong malaman. Po ba? Ngayon talagang hindi naman lingid sa inyong kaalaman na napakarami ngayong post trending na trending talaga. Talagang pinasikat o bumuhos ng attention sa social media. Well, comment na lang po kayo.